Kamusta kayo? Sorry guys, kasi ngayon lang ako nakapag-vlog. Natagalan. Ilang buwan ba yung last na vlog ko? So, andito ulit ako at welcome back to my channel! So, ang topic natin is how long distance relationship work. Yung tips at advice na sasabihin ko sa inyo ay based on our experience kasi napagdaanan na namin yan ng asawa ko. So, ilang taon ba kami naging LDR ng asawa ko? Umabot kami ng 5 years na LDR ng asawa ko kasi 2 years kaming LDR na in a relationship bago umuwi lang siya para pakasalan ako, isang buwan lang siya doon sa Pinas. Then, bumalik ulit siya dito. So, ang daming process na pinagdaanan hanggang sa nakuha niya ako dito. So, ngayon andito na ako. Kakarating ko lang dito noong March 13. So, bago mag-lockdown dun sa Philippines, naka-book na ng flight yung asawa ko. So, natagalan ako bago makapag-vlog ulit. How long distance relationship work? So, paano nga ba makasurvive sa isang relationship kung saan magkalayo kayong dalawa? So, mag-isa lang ako ngayon kasi nasa work yung asawa ko. At ito ako ngayon sa bahay lang dahil lockdown. Until when? Lockdown pa rin. Hindi ako makapag-work. Ang tip number one natin is kailangan may time kayo para sa isa't isa. Time and communication. So, napaka-importante niyan, guys. Kailangan may oras kayo palagi sa partner nyo. Kailangan may communication kayo through chat or video call, di ba? Kasi dun nyo napagkikwentuhan, yung buong araw nyo, kung kamusta na, yun, nakakwento nyo sa kanya, di ba? So, mahalaga yun. Dapat meron kayo palagi nun. Hindi pwedeng walang time sa LDR. Kasi nga, LDR kayo. So, yun lang yung way nyo para mag-communicate. So, yung pangalawang tips ko sa inyo is don't compare your relationship status to others. So, yun, dun kayo magkakaproblema kapag kinumpara nyo yung relasyon nyo sa ibang tao. Ay, ba't si ganito? Ay, ba't sila magkasama? Ba't tayo hindi? Di ba may mga ganun? So, syempre, pag kinumpare nyo, may inggit dyan. So, ikikwento nyo sa partner nyo, ay, dapat ganito din tayo. So, magtatalo na kayo nyan, di ba? So, hindi maganda. Kasi, bawat relasyon, iba-iba. Unique, guys. Bawat relasyon, may kanya-kanyang kwento. At, syempre, lahat ng relasyon, kahit iba-iba ang kwento, lahat yan, may mga pinagdadaanang pagsubok. Hindi pwedeng wala. So, kailangan hindi nyo kinocompare yung relasyon yung dalawa sa ibang tao. Maging masaya kayo sa relasyon nyo, makontento kayo sa relasyon nyo, huwag nyong hanapin sa relasyon nyo yung wala sa inyo. Para maging masaya kayo. Diba? Para magtagal kayo. Yung number 3 na tips ko sa inyo is huwag nyong madaliin yung bawat araw. Huwag kayong magmadali sa LDR status nyo. Kasi once na mas binibilang nyo yung mga araw na magkalayo kayo, mas lalo kayong matatagalan, mas lalo kayong maiinip, at mas lalo kayong may stress, guys. My gosh. So, ayaw naman natin nun, di ba? So, kailangan enjoyin lang natin yung bawat araw na kasama yung mga mahal natin sa buhay, kung sino man ang kasama nyo, at wag nating istresin ang sarili natin kung magkalayo man kayo ng partner nyo, kasi hindi naman yan pang matagalan, hindi naman yan pang habang buhay, guys, di ba? So, soon darating yung araw na magkakasama din kayo ng partner nyo. Hindi man ngayon, pero soon, 'di ba?
wait patiently. So, don't rush things. So, ito guys, yung pang 4 tips ko sa inyo. Ito talaga, relate na relate ako dito. Listen to positive thoughts of people about your relationship, but do not to negative thoughts of people about your relationship. So, ang dami niyan guys. May mga magsasabi dyan na may babae na yung partner mo, hindi ka na yan kukunin, hindi na yan uuwi dito. May nagustuhan na yung iba, di ba may mga ganun? So, nakakasira ng mood yung ganun. Siyempre, kahit ayaw mong isipin yung ganun, kahit alam mong hindi totoo yung ganun, siyempre mapapaisip ka, ay baka totoo yun, ay baka may iba na yung partner ko dun. Mga ganun, di ba? Sabi, ay di ka na yan kukunin. Tapos, kailan kanya kukunin? Halos palagi kong naririnig yon sa isang tao na nagchat-chat sa akin. Kailan ka makukuha? Kailan ka kukunin? Kailan ka pupunta doon? Yung mga paulit-ulit na tanong, parang nakakainis, di ba? Kasi hindi ko alam, wala akong alam na sure date kung kailan ako makukuha at ayokong magsabi. Hindi namin alam kung ano bang taon ako makukuha. So, yung mga yun. Noong unang long distance relationship kami, noong hindi pa kami mag-asawa, ang dami kong naiisip. Once na may nagsasabi sa akin ng mga ganun, nag-iisip din ako ng negative, na baka totoo yun yung sinasabi nila, ay baka ganito nga, ganyan. So, yun, minsan nag-aaway kami ng asawa ko dahil doon binabanggit ko sa kanya, ganyan. So, hindi pala dapat ganun. Pero, embrace the positive, guys. Kailangan, syempre, kung may mga negative people, negative thoughts sila, may mga positive dyan na magsasabi, wow, ang strong nyo naman. Kahit LDR kayo, buti nakakaya nyo. Yung mga positive, yun yung pakinggan nyo, guys. Kasi nakakagaan ng damdamin. Diba? Ang sarap pakinggan nun eh, diba? Yung mga positive na thoughts nila, yung mga positive comments nila. So, yun yung pakinggan nyo guys. Huwag nyong pakinggan yung mga negative na yan. Basta yung lagi nyong pakinggan is yung mga positive na sinasabi sa inyo, ng mga kakilala nyo, ng friends nyo, ng family nyo. At yun ang mahalaga, yung suporta nila. At especially, ang mahalaga, yung nagkakaintindihan kayong dalawa. So, yung pinaka-last na tips ko sa inyo is, love your partner. Okay, guys? And be true to your partner. Palagi nyong mahalin yung partner nyo, na parang andyan lang sila sa tabi nyo. Kailangan maging totoo tayo sa partner natin. Siyempre, hindi naman tayo perfect. May mga white lies tayo. Pero, kung yung white lies na yun, hindi naman makakasira sa inyo. Ako, may mga white lies ako. Halimbawa, hindi ko nasasabihin sa asawa ko. Para hindi kami magtalo. Para hindi siya magalit. Yun lang yun. Pero, hindi masamang bagay yung mga white lies na yun. Kumbaga, simpleng bagay lang yun. Na hindi na dapat sabihin pa. Pero kung alam nyo na importanteng bagay yon, na dapat malaman ng partner nyo, so go ahead. Tell her, tell him, okay? Wala namang masama dun. Kailangan maging open kayo ng karelasyon mo, ng partner mo sa isa't isa, diba? Para ma-build nyo yung trust, lalo na yung love, diba? Siguro, sa side ng lalaki, mas maganda din yung mahaba yung pasensya mo talaga. Huwag sabayan yung init ng ulo ng partner mo. Alam nyo guys, maswerte ako kasi sa tuwing nag-aaway kami nun ng asawa ko, madalas kaming nagtatalo, pero palagi siyang nagpapasensya sa akin. Kasi ako, topakin ako eh. Sobrang thankful ko kasi nagkaroon ako ng asawa na kagaya niya. Kaya, mahalin niyo yung partner niyo, guys. Kaya niyo yan, guys.
kahit malampasan nyo yung LDR stage, marami pa rin pagsubok na darating. Hindi naman mawawala yan, guys. So, keep on moving, okay? So, yun lang, guys, ang aking vlog for today. Sana may natutunan kayo sa aking 5 tips and advice sa long distance relationship. And thank you for watching, guys. Bye-bye!